Ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang pagkabay sa amin, kami po ay nakatipon sa oras na ito sa inyong harapan. Kaya pakitulungan niyo po kami upang maunawan ang inyong banal na salita sa pamamagitan ng pagkataong ito. Kami po ay lupang mahina, ngunit nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Lalong-lalo na ngayon, nahirapan po kami sa dahil sa pandemic. Kaya po, pakipalakasin niyo po yung aming loob, yung puso sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia. Apokalipsis chapter 3. Apokalipsis chapter 3. Verse 13. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglanglang ng Diyos. Alam ko ang inyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig kong sana ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapaka sinasabi mo, ako ay mayaman at naging mariwasa, ay hindi ako nangangailangan ng anuman, ay hindi mo nalalaman ikaw ay aba, kahabak-habak, maralita, bulak at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mga puputing damit upang inyong may suot ang upang huwag mahayak ang inyong kahiyahiyang kahubaran ng pampahid na ilalagay sa inyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway ay dinidisplina. Ikaw nga, magsikap at magsisi. Okay, hanggang dito po. Ito pang isa sa mensahe ni isinulat ni Apostle Paul para sa pitong iglesia sa Asia. Okay? Isa sa pitong iglesia ay Laodicea. Yung pitong iglesia naman ay imahe ng kasaysayan ng iglesia. Kaya, hindi tapos yung Laodicea naman, ito pang huling iglesia. Kaya ibig sabihin, ito pa ang imahe ng huling panahon. Imahe ng iglesia sa huling panahon. Ibig sabihin, yung mensahe para sa Laodicea Church ay para sa atin lahat dahil tayo pong mismo ang iglesia ng huling panahon. Kaya meron pong mga mensahe sa pitong iglesia. Sa bawat iglesia, meron pong mga payo ng Diyos. Tapos, meron pong mga warning sa kanila. Meron din pong mga pagpupuri sa kanila. Kaya Epeso, Smyrna, Pergamo, and Thyatira, Sardis, Philadelphia. Ito pang imay ng mga nakaraang iglesia, no?
Kaya yung Philadelphia, lalong-lalo na Philadelphia Church, ito pang isa sa magandang halimbawa doon po sa 18th century, 19th century, sa pamamagitan ng sakripisyo ng mga Kristiyano, maraming kaluluwa ay naligtas. Yung pang nangyari 18th century, mga 19th century, ngayon naman 20th century, sa panahon ng Laodicea Church. So kaya, ano pang mensahe ng Diyos para sa mga iglesia sa huling panahon? Kaya ibig sabihin, importante din po ito para sa atin, kasi tayo mismo ang iglesia ng huling panahon. Kaya verse 13, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang may pandinig, ibig sabihin yung mga naligtas. Yung mga ligtas talaga. Ito pang mensahe ng Diyos para sa mga ligtas. Okay? Nang tayo pa ay naligtas, binuksan ng Diyos yung ating espiritu or na mata at tanginga. Kaya po, meron po tayong may pandinig. Okay? Meron po tayong pandinig, espiritual. No? Kaya dati naman, kahit binabasa natin yung Biblia, hindi natin maunawaan ng malinaw dahil yung ating espiritu or na mata ay hindi pa nabuksan, madilim pa, no? Dahil sa kasalanan. Hindi natin maunawaan yung sinabi ng Bible. Kaya, nang tayo pa ay naligtas sa pamamagitan ng katotohanan ng Ebanghelyo, nang naunan po natin na kung gaano kahalaga ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng banal na salita, magkaroon tayo ng pandinig, espiritual. Ang mga may pandinig, ibig sabihin, ito pang mensahe para sa mga ligtas, para sa iglesia. Okay? Ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya dito po sa iglesia, bumaba na po ang banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ibinahagi ng Diyos ang kanyang mensahe, yung ating espiritu na pagkain. Kaya yung iglesia po, ito po ay mahalaga para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kahit ligtas na po tayo, kung hindi po tayo manatili sa iglesia, hindi kaya natin maunawaan ang Biblia ng mas maigi dahil nandito po ang pakilos ng banal na Espiritu sa loob ng iglesia. Dito po sa verse 14, ang sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, ng saksing tapat at totoo. Ito po ang talagang importanteng mensahe para sa ating lahat. Ito po ang mensahe ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng maglanglang ng Diyos. Ibig sabihin, lalong-lalo na para sa atin na nabubuhay sa mundong ito sa katapusan ng panahon, mahalagang mahalaga ang mensaheng ito dahil ito pa ang mensahe, lalong-lalo na para sa mga iglesia sa katapusan ng panahon. Kaya ano ang sinabi ng Bible? Okay. Verse 15, alam ko ang inyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig kong sana ikaw ay malamig o mainit. Alam ko ang inyong mga gawa. Alam ko ang inyong mga gawa. Yung unang mensahe ng Panginoon Jesus, ano po, alam ko na ang ano ang inyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Alam ko ang inyong mga gawa. Ibig sabihin, meron po tayong problema sa mga iglesia sa katapusan ng panahon. Sa ating gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man.
Ibig sabihin, meron po tayong problema sa ating gawa. Bakit po? Nasaan yung pinakmulan ng problema? Sa puso natin. Ikaw hindi malamig o mainit man. Anong ibig sabihin ito? Ano ang hindi malamig o mainit? Yung katawan natin? Hindi. Yung puso natin, yung espiritu natin ay hindi malamig o mainit man. Kaya dahil ikaw ay malahininga hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Medyo ano po, seryosong mensahe na ito para sa ating panahon. Kung isinulat ng Diyos tungkol dito, ibig sabihin ito pa ay nagaganap sa ating panahon. Kaya po ito pa ay malaking parang warning para sa ating lahat, dahil ito pang mensahe para sa wala na iba, para sa ating panahon. Then tapos, sa totoo lang, kung para sa mga Kristiyano na nabuhay noon, yung ating Kristiyanong pamumuhay ay kaya natin masabi na hindi mainit o hindi malamig. Kaya po, naunan po natin na ito po ang mensahe ng Diyos para sa ating panahon, lalong-lalo na para sa iglesia. Ibig sabihin, para sa akin, atin na. Tapos, yung sinabi ng Panginoon Jesus ay sa totoo lang, talagang ano po, totoo na. Ibig sabihin, meron pong ganitong itsura sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya una at pangalawa, kailangan natin tanggapin ang mensaheng ito ng mabuti. Okay? Bakit ito pang nangyari? Sinabi ng Bible kung bakit ito pang nangyari. Verse 17, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa, hindi ako nangilangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabak-habak, maralita, bulak at hubad. Sapagka sinasabi mo, ako ay mayaman, naging mariwasa, at hindi ako nangilangan ng anuman. Hindi mo malalamang ikaw ay aba. Ibig sabihin, yung iniisip nila mayaman daw sila, sapat na sapat daw yung mga bagay-bagay sa kanila, okay na daw yung pamumuhay nila. Yung ganitong kaisipan sa kanila, yung pang problema daw, sabi ng Biblia. Dahil, ano pang katotohanan? Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabak-habak, maralita, bulak at hubad. Sa totoo lang, ito po ang tunay na sitwasyon ng Laodicea Church. Pero yung sinabi nila, mayaman daw sila. Okay na daw sila sa lahat ng mo bagay. Kaya ibig sabihin, siguro physically sa yung pamumuhay nila dito sa mundo, siguro mukhang okay sila, pero spiritually, sa pananaw ng Diyos, ikaw ay aba, habak, kahabak-habak, maralita, ang bulak at hubad. Kaya ano pa ang punto sa mensahe na ito? Una, yung kanilang maling pag-unawa tungkol sa kanilang tunay na kalagayan. Yung kanilang yung kakulangan sa kaalaman tungkol sa tunay na kaalaman nila. Kaya maling pag-unawa tungkol sa kanilang sarili. Para dito, ano pang kailangan? Kaya po, yung pang ugat ng problema nila. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus doon po sa
Verse 19, ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway, dinidisplina, ikaw nga magsikap ang magsisi, magsisi. Repentance, repent. Bakit po? Kaya ano ang ibig sabihin ng repentance? Kaya si wikang Griego o metanoia, ibig sabihin, unawain mo ang inyong totoong sitwasyon. Kaya, bakit po? Kasi yung pakaunawa nila tungkol sa kanilang sarili ay mali pala. Yung kaisipan nila at saka yung katotohanan ay mayroon malaking kaibahan. Kasi sabi nila, ako ay mayaman. Pero sabi ng Panginoon, ikaw ay aba, kahabak-habak, maralita, bulak, hubad. Parang pulubi na ito, sabi ng Biblia. Kaya po, kailangan natin inamin muna yung ating spiritual na kalagayan. Paano po? Kung ikumpara natin ang ating sarili kasama ng ibang tao, siguro kaysa mga ibang tao, siguro yung pamumuhay natin mas maganda, mas ano po, okay kahit spiritually. Pero kumpara sa mga Kristiyano yung pamumuhay ng Kristiyano na naisulat sa Bible, yung ating pamumuhay ay parang kulang na. Nakita natin yung maraming malaking kaibahan sa pagitan ng yung pamumuhay ng mga Kristiyano, yung mabuting Kristiyano po dito sa Bible at yung ating pamumuhay. Kaya po, ito po ay angkop na mensahe para sa ating lahat. Kaya isinulat ng Diyos ang mensahe ito para sa ating pakinabang. Gaya ng sinabi ng verse 19, ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway. Dahil inihibig ng Diyos ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, yung totoong ligtas, yung mga may pandinig, isinulat ng Diyos ang mensaheng ito para sa ating pagsisisi, para sa pagtatama ng ating direksyon. Kaya doon po sa Unang Korinto chapter 3 verse 18, Unang Korinto chapter 3 verse 18, huwag dayain ng sinuman ang kanyang sarili. Kung ang sinuman sa inyo ay naakalang siya ay marunong sa kapanahunang ito, ay magpakahangal siya upang siya ay maging marunong. Huwag dayain ng sinuman ang inyong kanyang sarili. Ano po? Anong ibig sabihin? Gaya ng ito pang Laodicea Church, no? Dinadaya nila ang kanyang sarili, no? Ako mayaman. Sa totoo lang, sila po ay aba, bulak, maralita, hubad. Yun po ang totoong sitwasyon naman. Kaya po, spiritually, ano po? Kaya una, kailangan natin maunawaan yung ating totoong sitwasyon. Kailangan natin suriin yung ating totoong sitwasyon ng mabuti sa pamamagitan ng ano po? Tamang pamantayan, yung Biblia. Kumpara sa yung mga iba, ako okay. Ano po ito? Self-satisfaction. Yung self-satisfaction, gaya ni Laodicea Church, hindi po ito maganda para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Hanggang dito lang, sapat na. Hindi po yun sinabi ng Bible. Kaya po, lalong-lalo na sa ating panahon, meron pong mga
mga iglesia na may maling turo, yun din pang malaking problema. Pero yung mga iglesia na may totoong ligtas, sila din nagiging hindi mainit o malamig. Kaya po, sa panahon ng Diyos, ito pa ay malaking problema sa ating panahon. Kaya, dahil ikaw ay maligamgam lang, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Ito pa ay nakatakot na mensahe. Kaya po, ano ang sinabi ng Bible? Roma chapter 12, verse 11, huwag naging tamad sa pagsisikap, maging maalap sa Espiritu na naglilingkos sa Panginoon. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalap sa Espiritu. Nang tayo pa ay naligtas, magkaroon tayo ng parang kusang loob upang maglilingkos sa Panginoon. Ligtas na ako dahil sa kanyang dakilang sakripisyo at dakilang pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Gusto kong mabuhay para sa kanya. Yun pang pasimula ng ating Kristiyanong pamumuhay. Pero sa paklipas ng panahon, yung ating unang pag-ibig ay nagiging malamig dahil sa iba't ibang rason. Kaya sabi ng Panginoon ngayon, maging maalap sa Espiritu. Huwag maging tamas sa pagsisikap. Kaya gaya ng alam po natin, kahit ligtas na po tayo, meron pa rin po tayong laman. Kaya kailangan natin i-control yung ating laman. Pinapatay ninyo yung gawa ng laman, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Huwag maging tamas sa pagsisikap, maging maalap sa Espiritu na naglilingkos sa Panginoon. Para tayo po ay mainit. Then, malamig naman. Naging malamig. Anong ibig sabihin ito? Kailangan natin malamig tungo sa sanibutan ito. Malamig. Pagiging malamig. Ito pang imay ng kamatayan. Kung malamig na ang ating katawan, ano pang mangyari? Kung tumatanda na po tayo, yung blood circulation ay naging mahina, tapos yung katawan natin naging naging konting malamig tao. Kung gano'n, ito po ang isang pinakmulan ng pagkaroon ng cancer. Kaya, nang malamig na ang katawan, maaaring makaroon ng tayo ng cancer daw. Sinabi ng doktor. Kaya kaisan sa bahagi ng ating katawan, meron pong mga iba't ibang uri ng cancer. Pero alam mo po ba, meron pong mga bahagi ng katawan na walang cancer. Saan po? Sa ating puso. Yung puso. Heart cancer. Narinig niyo po ba ganun? Impossible po ito. Bakit po? Yung heart naman, palaging mainit. Kaya wala pong cancer para sa puso. Okay. Kaya puso ng ating Panginoon Jesus. Mainit po siya. Mainit po yung puso ng ating Panginoon Jesus. Nang natanggap po natin ang kanyang dakilang pag-ibig, dalisay na pag-ibig tungo sa atin, naging mainit po yung ating puso. Kaya kung mabubuhay tayo sa pamamagitan ng puso ng Panginoon Jesus, tayo pa ay nagiging mainit naman. Pero tungo sa sanibutan ito, dapat tayo pa ay nagiging malamig. Galatians chapter 6. Verse 14.
Subali, huwag nawang mangyari sa akin ang makmalaki maliban sa cross ng ating Panginoon Hesus Kristo, na sa pamagitan nito ang sanibutan ay ipinako sa cross para sa akin. Ako'y sa sanibutan. Subali, huwag nawang mangyari sa akin na makmalaki maliban sa cross ng ating Panginoon Hesus Kristo. Sa pamagitan nito, ang sanibutan ay ipinako sa cross para sa akin. Ako din ay ipinako sa cross, ha, sa sanibutan. Kaya kailangan natin, sinabi ng Bible, pinapatay ninyo ang gawa ng inyong laman. Kaya ito pa ay malapit na mensahe para sa mga laman. Kaya dapat tayo pa ay naging mainit o malamig man sa tamang pamamaraan. Kaya po, spiritually, nang tayo pa ay naligtas, nagiging mainit po yung ating espiritu dahil makaroon sila ng buhay na wala hanggan sa pangitan ng pag-ibig ng Diyos. Yung mga may buhay ay mainit naman. Pero sa pagtipas ng panahon, ito pang nagiging malamig. Hindi naman malamig mo, kahit maligam-gam lang. Bakit po ito po ang nangyari? Ano pang unang rason? Ano pang pangunahing rason na sila pa ay nagiging maligam-gam? Spiritual, no? Mateo chapter 24, verse 12. Mateo chapter 24, verse 12. Dahil sa paklaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yung unang pag-ibig na natanggap natin ay naging malamig, maring malamig. Ano po? Dahil sa paklaganap ng kasamaan. Sa madaling salita, dahil sa ating kasalanan. Dahil sa paggawa ng kasalanan. Kaya po, yung kasalanan, ito pang sakit para sa ating espiritu, maring sakit sa ating espiritu. Kaya kailangan natin alisin yung mga kasalanan sa ating buhay, sa ating puso, isip. Kaya po, yung pampaarsa sa araw ng Paskwa, ano pa ang ginagawa, ano pang iniutos ng Diyos? Alisin mo yung mga pampaarsa sa inyong bahay. Ano pang ibig sabihin ng pamparsa? Yung mga kasalanan na maliliit o malalaki, lahat. Kaya bakit iniligtas tayo ng Diyos? Para tayo pa ay nagiging banal katulad ng Diyos, bilang anak ng Diyos. Kaya po, nang tayo pa ay naligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo pa ay nagiging mainit. Ano pang nilalaman ng pag-ibig ng Diyos? Sinasakripisyo niya ang kanyang sarili upang iligtas ang mga kaluluwa katulad natin sa pangitan ng kanyang sakripisyo. Kaya pagkatapos tayo pa ay naligtas, kung nakapasok na yung mga kasalanan sa ating buhay, magkaroon tayo ng problema sa ating Kristiyan ng pamumuhay. Ito pa ang naging dahilan kung bakit tayo pa yung puso natin ay naging maligam-gam, hindi mainit tungo sa Diyos. Kaya po, ano pa ang kailangan? Mga awit, chapter 19. Mga awit, chapter 19, verse 12. Sinong makakaalam ng kanyang mga kamalian
Patari mo ako, Panginoon, sa mga pagkakamaling hindi nalalaman. Sinong makakaalam ng kanyang mga kamalian? Sinong makakaalam ng kanyang mga kamalian? Patari mo ako sa mga pagkakamaling hindi nalalaman. Kailangan yung prayer natin para maunan po natin na kung ano po ang kamalian natin sa ating buhay. Kasi kung walang tulong ng Diyos, paminsan kahit meron po tayong kasalanan sa ating puso, isip, buhay, binabalewala natin ang mga problemang ito. Gaya ng alam po natin, kailangan natin ipahayag yung mga kamalian, kasamaan sa ating puso at buhay. Tapos, kailangan natin ayusin yung ating buhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya sinong magkakaalam ng kanyang mga kamalian, patari mo ako, Panginoon, sa mga pagkamaling hindi nalalaman. Kaya kahit mali na kasalanan, no? Kung tinanggap natin kahit mali na kasalanan ng mabuti, ng madali, ito pa ay nagiging malaking problema. Walang sino man gumagawa ng malaking kasalanan sa simula pa lamang. Kasalanan na nagawa natin kadalasan ay maliit na bagay. Okay? Pero kung natanggap natin ito sa ating puso, isip muna, ito pang nagiging malakas, unti-unti. Kaya, nang mali pa ito, kailangan natin surin yung ating buhay puso, tapos kailangan natin ito ipahayag sa Panginoon para makaroon tayo ng maayos na yung Kristiyan ng pamumuhay sa pangitan ng mainit na puso tungo sa Diyos. Kaya, unang Juan, Unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipinahahayak natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawa sa ating mga kasalanan. Tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. And tapos verse 7 din po. Ngunit kung tayo lumalakas sa liwanag, na tulad niya na sa liwanag, may pakikisama tayo sa isa-isa. At ang dugo ni Jesus ng kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Yung banal na espiritu, yung banal na dugo ni Kristo ay dumanak para sa lahat ng ating mga kasalanan magpakailaman. Kaya yung mga kasalanan sa loob ng ating Kristiyan ng pamumuhay, para ito pa ay alisin o linisin, dapat tayo pa ay umaasa sa dugo ng Panginoon Jesus sa pamamagitan ng ating panalangin na may nagsising puso araw-araw. Kaya yung pang importante, yung pagsisisi araw-araw sa pamamagitan ng prayer at saka yung ating pagtitiwala sa dugo ni Kristo na dumanak magpakailanman. And tapos unang Juan din po ay chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanibutan ni ang mga bagay na nasa sanibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanibutan. Huwag niyo yung ibigin ng sanibutan ni ang mga bagay na nasa sanibutan. Ang pag-ibig ng Ama, kung ganito, ang pag-ibig na Ama, wala sa sinumang umiibig sa sanibutan. Kung iniibig natin kung anumang bagay kaysa Panginoong Diyos, gaya ng alam po natin, ito pa ay kasalanan. Ito pa ay Diyos-Diyosan. Kay sino man kahit anuman. Tapos, kung
lumalakad tayo ayon sa tradisyon ng mga tradisyon ng mga tao o mundong ito, yun pang nagiging ano po, kasalanan. Kung ganito po, ang pag-ibig ng ama ay wala daw sa sino mang umiibig sa sanibutan. Kaya ibig sabihin, nagiging malamig yung ating puso. Kung lumalapit tayo sa sanibutan ito, kaya nabubuhay tayo sa mundong ito, ngunit kailangan natin tandaan na yung mga mo trabaho, ano-ano, lahat po ito kailangan, pero hindi po ito para sa ating sarili, kundi po ito para sa kalooban ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang ministry, para sa evangelization, para sa ating handok sa ministry. Pero kung unahin natin yung mga magkamundong bagay o magkamundong motrabaho kaysa Diyos, nagiging malamig po yung ating puso. Kaya huwag ninyong ibigin ang sanibutan, lalong-lalo na ngayon ang mundong ito ay puspos ng iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya kung nakita natin yung mga ginagawa nila, lahat ano po, masama. Kung nahuhulog tayo sa ganitong tukso, magkaroon tayo ng problema sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya po, iwasan po natin ito. Tapos, lalong-lalo na lumapit tayo sa Panginoon. Tapos, yung mga dating barkada natin, Unang Korinto chapter 15, Unang Korinto chapter 15 verse 33. Huwag kayong pataya, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya magpakatino kayo, makaroon ng matuwid na pag-iisip, huwag na kayong makasala, sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Sinasabi ko ito para sa inyong kahihiyan. Ang masasamang kasamaan ay sumisira ng magagandang ugali. Sino po sila? Yung mga hindi ligtas, no? Morally o socially, hindi lahat ng mga tao ay masama naman. Pero spiritually, kung lumalapit tayo, kung makasundo tayo sa kasama ng mga hindi ligtas ng sobra, minsan ito pa ang nagiging problema. Ito pa ang nagiging ano po, hakpang, unang hakpang tungo sa tukso ni Satanas. Kaya kailangan po yung trabaho, aral sa eskwelahan, gaya ng ngayon yung mga practice, ano po, physical distancing, social distancing daw. Meron din pong spiritual na distancing. Spiritual na distancing. Kasama ng hindi ligtas. Yung hindi ligtas, sila po ang layunin ng ating evangelization. Pero, hindi kaya natin sumunod sa kanila. Kaya sabi ng Biblia, iligtas mo ang inyong sarili mula sa baluktok na lahing ito. Kaya anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Kayo nga, lumalabas kayo sa kanila, humihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Kaya po,
Sa halip ng hindi ligtas, dapat meron po tayong mga oras para sa fellowship kasama ng mga ligtas. Hmm? Tapos, kaya, kung lumalayo tayo sa pagtitipon, fellowship, ito pa yung nagiging rason o dahilan kung bakit tayo pa yung nagiging ano po, spiritually mo maligamgam lang. Kaya kailangan natin isipan ito ng mabuti. Ano pa ang dahilan o rason para tayo pa ay naging maligamgam? Una, yung mga kasalanan. Pangalawa, yung aping pag-ibig sa sanibutan. Tapos, yung mga hindi ligtas. Yung influence ng mga hindi ligtas sa palibot natin. Kaya, sabi ng Panginoon, manatili kayo sa puno ng ubas, yung pang mahalaga para sa atin. Kaya doon po sa balikan po natin Apocalypse chapter 3. Kanina binabasa po natin hanggang verse 19, verse 20 po. Verse 20, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan, tumutuktok, kung diringgin ng sinuman aking tinik, buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya, kakain kasalo niya, siya'y kasalo ko. Ano po ito? Ito pang imay ng fellowship kasama ng Panginoon. Sabi ng iba, tingnan mo, yun ang sinabi ng Bible. Ano? Ako ay nakatayo sa may pintuan, tumutuktok. Kaya kung diringgin ang sinuman ang aking tinik, ang buksan ng pinto, ako ay papasok sa kanya. Kaya buksan mo ang inyong pinto ng inyong puso, sabi nila. Sa pamamagitan ng prayer, Panginoon, pumasok kayo sa ating puso, binuksan ko po yung ating puso. Hindi po ito ibig sabihin ng ganitong prayer of acceptance para sa kaligtasan daw, upang tinanggat ang Panginoon, gaya ng sinabi ng Bible verse na ito, buksan mo ang pintuan ng inyong puso. Sinabi nila, pero mali po ang application nila, dahil ito po ang mensahe para sa ano po, nang may pandemic, ibig sabihin mga ligtas na. Kung gano'n, ano po ang layunin ng mensaheng ito? Para sa ano po, kaligtasan ng kaluluwa? Hindi. Ito pa ay mensahe para sa fellowship ng mga naligtas kasama ng Panginoon, Diyos, sa loob ng iglesia. Kaya, sa ating panahon, ano po ang naging problema? Kulang daw yung fellowship sa pamamagitan ng Panginoon. Ako ay nakatayo sa may pintuan, tumutuktok, kung diringgin ng sinuman ang aking tinik, tapos anong sabi nila? Busy daw sila, busy, no? Busy sa iba't ibang bagay. Mapagod na daw, ano daw ngayon dahil sa pandemic, nahirapan po tayo. Kaya kaysa pandemic, ano po, meron pong iba't ibang paraan, kaysa online, ano po, GC. Kaya po, basta kung may will, kung gusto nila, maraming paraan. Maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Bilang Kristiyano, ano po, dapat tayo pa lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating prayer, fellowship, salita ng Diyos, para makaroon tayo ng mainit na fellowship kasama ng ating tagapaligtas. Yun po ang ano po, karaniwang isip ng tunay na ligtas. Kaya nang makaroon tayo ng fellowship kasama ng Diyos, sa loob ng iglesia, fellowship sa iglesia o sa prayer personally, nang ano po, naunan po natin ang pag-ibig ng Diyos nang mas maigi sa pamamagitan ng fellowship o salita ng Diyos, naging mas mainit po yung ating
espiritu. Kaya po, sino ang nagiging ano po maligamgam? Yung mga hindi lumalapit sa Panginoon. Sa pangitan ng fellowship o prayer, salita ng Diyos. Kaya po, doon po sa mga awit, chapter 73, verse 28. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ang aking kabutihan. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng inyong mga gawa. Ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Yun pa ang kabutihan para sa ating espiritu. Yun pa ang nagiging dahilan kung bakit tayo pa ay mainit spiritual. Okay? Ginawa kong aking kanlungan ng Panginoong Diyos. Kaya kanlungan, kung meron po tayong problema, paminsan, dahil sa problema, lumalayo sila sa fellowship, sa ano po, salita ng Diyos, mag-focus sila lalong-lalo na sa mga problema mismo, pero sabi ng Kristiyano na ito, ginawa kong aking kanlungan ang Panginoon. Ibig sabihin, kung dumating na ang mga pagsubok, lalo silang lumalapit sa Panginoon. Kaya mga awit 145, mga awit 145 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya ay nanawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nasa Kanya ay mananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya ay sa katotohanan. Kaya po, dahil sa ating laman, yung yung laman natin naman, ayaw niya lumapit sa Panginoon. Kaya kailangan natin i-control yung ating yung laman. Gaya ng sinabi ng Bible, huwag kayong magiging gaya ng kabayo o ng mula na walang unawa, na ang gayak ay may busar pamingkaw upang sila ay pigilin, na kung wala ito sila ay hindi lalapis sa inyo, upang sila ay pigilin na kung wala ito. Ano po yung busar pamingkaw? Kaya huwag kayong magiging kagaya ng kabayo o ng mula, matigas daw ang puso nila, ulo nila, no? Yun pa ang imay ng ating laman. Kaya para sa ating laman, ano po, kailangan natin i-control, no? Para sa ating espiritu, lumapi kayo sa Diyos, siya'y lalapi sa iyo, sabi ng Biblia. Maklinis kayong mga inyong mga kamay, pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Dalawang pag-iisip. Kaya lumapit kayo sa Diyos. Kaya po, lalong-lalo na sa ating panahon, busy-busy daw sila, ano-ano daw, yung puso nila, isip nila, busy. Hindi naman yung katawan, yung puso, isip nila, busy. Kaya, sabi ng Biblia, inyong hanapin ang Panginoon habang siya ay matatakpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya ay malapit. Tumawag kayo sa Kanya habang siya. Ang Panginoon Jesus ay palaging malapit sa atin. Gaya ng sinabi ng Apokalipsis kanina, makinig ka, ako ay nakatayo sa may pintuan ang tumutuktok. Kung diringgin ang sinuman ang aking hinik, buksan ang pinto. Buksan natin yung ating puso upang makinig kanyang salita. Then tapos, para makaroon tayo ng masarap na fellowship kasama ng Diyos. Yun po ang mahalaga para sa ating panahon. Sa pangitan ng prayer and fellowship in salita ng Diyos.
kaya balikan po natin verse 17. Kaya ako'y mayaman, ang naging mariwasa, ay hindi ako nangangilangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba o kahabak-habak, maralita ang bulak at hubad. Eh, kaya yun, ito po ang ating sitwasyon, no? Yung tunay na sitwasyon. Kahabak-habak, maralita, bulak, hubad. Kaya ano po ang solution para sa ating problemang ito? Verse 18, meron din pong isinulat ng Diyos para sa ating solution. Verse 18, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay umaman. Natapos ng mapuputing damit upang inyo ay may suod. Verse, natapos, upang huwag mahayak ang inyong kahiyahiyang kahubaran at ng pamanhid na inilagay sa inyo ang mga mata upang ikaw ay makakita. Kasi bulak daw, sabi ng Biblia, bulak daw sila, bulak daw tayo, spiritual. Hindi ito ibig sabihin, talagang hindi pa tayo ligtas. Kaya ligtas na po tayo kung ating paningin ay madilim pa o mahina pa. Parang bulak na. Kaya po, una, kahit meron po tayong dami, kahit meron po tayong yaman, mo kung bulak pa tayo, no? Kaya ano pang unahin, bulak, yung problema sa ating mata, ano? Pampahit daw, pampahit. Ano pang pampahit? Kaya mo yung apat na elemento para sa ating Kristiyan ng pamumuhay ay lahat importante, pero palaging ano pang pinakaunang elemento? Salita ng Diyos, no? Salita ng Diyos, ito pa ay ating pampahit para sa ating mata, ha? Kaya araw-araw dapat tayo pa ay lumalapit sa salita ng Diyos, sa Biblia. Dapat meron po tayong oras para sa ating meditation sa Bible. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, ay nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay, ang napapaliwanak ng mga mata. Napapaliwanak ng mga mata. Ilawan sa aking mga paa sa salita mo, ang salita mo, liwanag sa landas ko. Ilawan sa aking mga paa sa salit, ang salita mo, liwanag sa landas ko. Kaya ibig sabihin, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid. Ito pa ay napagaganda para sa ating spiritual na mata. Kung lumalapit tayo sa salita ng Diyos, nararasan po natin na yung ating spiritual na mata nagiging malinaw. Kaya, yung mga bagay na hindi natin nakita noon ay kitang-kita na sa atin. Akala natin, ganito-ganito lang, pero sa pamamagitan ng malinaw na ating spiritual na mata, magkaroon tayo ng mas saganang kaalaman o pag-unawa tungkol sa ating buhay, tungkol sa mga pangyayari sa ating palibot, at tapos tungkol sa ating sariling buhay at mga kilos, mga gawa. Kaya po, doon po sa Genesis, meron pong mga hindi magandang halimbawa sa mga mananampalataya. Isa sa kanila ay Lot. Ano pang nangyari kay Lot? Doon po sa Genesis chapter 13 verse 10,
Genesis chapter 13 verse 10, inilibot ni Lot ang kanyang paningin, natanaw niya ang buong libis ng Jordan ng pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanang ng Panginoon, gaya ng lupay ng Ehipto. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin. Yung paningin, ibig sabihin yung physical na yung mata natin. Natanaw niya ang buong libis ng Jordan. Yung sakop ng Sodoma, Gomora. Maganda daw yung pananaw, yung lugar doon sa panahon yon. Gaya ng lupay ng Ehipto, sa gawin ni Joar, ito ay bagong winasak ng Panginoon ang Sodoma, Gomora. Kaya sa pananaw, bagong winasak ng Panginoon ang Sodoma. Yung Sodoma, Gomora, ito pa ay puspos ng kasalanan, iba't ibang maruming kasalanan naman. Yung lugar nila sa pananaw ng ating mata, maganda daw. Maganda daw. Nang si Eva ay nakasala, at si Adam din po ay nakasala, yung mata nila ay naging malinaw na daw. Malinaw, naging malinaw tungo sa ano po? Na parehong nabuksan ang kanilang mga mata. Tungo sa ano? Tungo sa Diyos? Hindi, tungo sa makamundong bagay. Kaya kailangan po yung ating mata para sa ating buhay, para sa ating kilos, para sa ating karaniwang pamumuhay, importante po yung ating mata. Pero para sa ating spiritual na journey, and para sa yung importanteng mga decision, para sa ating buhay, para sa ating espiritu, kung umaasa tayo sa ating physical na mata, ito pa ay nagiging problema. Sa totoo lang, hangar na bagay na ito. Gaya na alam po natin, yung mata natin ay hindi perfecto, no? Kaya po, ano pang nangyari kay Lord? Kaya nagpunta siya sa Sodoma, Gomora ayon sa kanilang pananaw, physical, no? Yung buong Kristiyanong pamumuhay niya ay nasira, lahat ng bagay niya sa kanila ay nasunog. Kaya po, ngayon din po, bago ang winasak ng Panginoon ang mundong ito, kaya mangingat tayo. Mangingat tayo. Gaya ni Abraham, kung lumalakad tayo sa Panginoon sa ilang, magkaroon tayo ng malaking gantimpala. Kaya nang pinarusahan ng Diyos ang lungsod ng Sodoma, Gomora, yung lahat ng mga bagay sa kanya ay nasunog. Kahit yung asawa niya ay namatay, yung asawa niya. Kaya unang Korinto chapter 3 verse 12, unang Korinto chapter 3 verse 12, subalik kung ang sinuman ay magtatayo na sa ibabaw ng sanligang ito, ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, ang pinaggapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahayak sapagkat ang araw ang nakbubunyag ito, sapag ito ay mahayak sa pamagitan ng apoy, ang apoy ang sumusubo kung anong uri ng gaawin ang ginagawa ng bawat isa. Verse 14, kung ang gawa ng sinumang tao ay kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kaya sa ikalawang pagdating ng Panginoon Hesus, darating po ang pagsubok para sa ating gaawin sa pamagitan ng apoy. Kung ang mga gawa ng sinuman ay kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung hindi, verse 15 po, kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagama siya ay maliligtas. Kung ang gawa ng sinuman ay matupok, siya ay malulugi. Malaki ang lugi nila. Kasi ito pa ay nakakonekta sa gantimpala doon po sa walang hanggang mundo. Bagama siya ay maliligtas. Kasi kung ligtas na po siya, maliligtas po sila, pero wala pong gantimpala. Ngunit, tanging sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? Kaya po,
kailangan natin i-control yung ating mata. Minsan, sa pangitan ng mata, nakasala po tayo ng madali. Then, sa halip ng mga salibutan ito, lumalapit tayo sa salita ng Diyos. Ito pang pamahid para sa ating spiritual na mata. Kaya sabi ng Biblia, i-control mo ang inyong physical na mata para sa inyong spiritual na mata. Okay? Iwasan mo yung mga walang kabuluhan na bagay. Okay? Kaya social media, kung sobra na ito, kailangan natin i-control, kailangan natin bawasan mga oras para sa mga social networking. Ano po? And tapos, balikan po natin Apocalypse chapter 3. Kasunod naman, ano po? Kaya kung medyo lumalapit tayo sa ating lumalapit tayo sa salita ng Diyos, kung naging maayos na yung ating mata, kailangan ano po? Hubad pala ako. Kaya kailangan natin yung damit. Mapuputing damit. Upang inyong may suod. Mapuputing damit. Anong ibig sabihin ng mapuputing damit? Doon po sa Apocalypse chapter 19 verse 8, sa kanya'y ipinakaloob na magsuot ng pinong linno. At malinis. Sapagkat ang pinong linno ay ang matuwid na gawa ng mga banal. Ito pa ang ating gawa. O sa ibang salita, ating pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya kung pinarampo natin ang mga salita ng Diyos, kasunod naman, kailangan natin itong isabuhay sa pangitan ng ating pagsunod. Yun pang pinaputing ano po, linno. Yung ating mapuputing damit. Yung ating banner na gawa. Yung ating pagsunod. Kaya doon po sa Santiago chapter 2 verse 14, ano ang pakinabang mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya ay pananampalataya, ngunit wala ng mga gawa, may liligtas pa siya ng kanyang pananampalataya? Ligtas na po tayo sa pangitan ng pananampalataya. Kung meron po tayong totoong pananampalataya sa salita ng Diyos, ano po ang kasunod na hapang? Maaari nating sundin ang kanyang salita. Yung pang resulta, bunga. Ano po yung ating gawa? Pero kung ligtas na daw sila pero wala pang pagbabago, wala pang gawa, kaya yung pang problema. Kaya ang pananampalataya ng mag-isa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay na. Kaya Santiago chapter 1 verse 25, ngunit ang tumitingin sa saktar na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, nanatili na hindi takapakinig na malilimutin, kundi takaptupat ng gumagawa, siya'y pagpapalain sa kanyang kaawin. Siya'y pagpapalain sa kanyang ano po? Pag-unawa, pakikinig. Importante po ito, pero gaawin. Kaya dapat tayo po ay umabot hanggang sa ating gawa. Kaya po yung paan, ano po? Mapuputing damit. Kaya kanina, ano ang sinabi ng Panginoon Jesus? Alam ko na ang inyong mga gawa. Alam ko na ang inyong mga gawa. Ibig sabihin, yung gawa natin ay hindi sapat. Sa panahon natin ngayon, mo tungkol sa propesya, tungkol sa ano-ano, mga maraming ano po alam tungkol sa Bible. Kahit hindi pa sila ligtas, maraming alam pa sa Bible. Dahil sa mga
pakinabang sa mga high-tech. Maraming alam, maraming information tungkol sa Bible, tungkol sa iba't ibang bagay. Pero pagdating sa yung gawa natin, mahina pa rin tayo. Kaya sabi ng Biblia, huubat na daw tayo. Kaya kailangan natin ayusin. Paano po? Ano po sa pangitan ng ating paksunod? Tapos verse 18, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin na gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. Kaya sa pangitan nating paksunod, kung magkaroon tayo ng tamang damit, ano po ang kasunod na hakbang? Gintong dinalisay ng apoy. Yung ating paksunod na patuloy-tuloy sa pangitan nating pagtsatsaga, pagtitiis sa ginanang pagsubog, no? Ito pa ay mas mahirap na bagay, pero importante po para sa atin. Kaya doon po sa unang Pedro chapter 4, verse 12. Unang Pedro chapter 4 verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahipik na pagsubok na dumarating sa iyo upang kayo subukin na waring may isang kataka-katakang bagay na nangyayari sa iyo. Kunti kayo ay magalak, yamang kayo ay nakibahagi sa mga pagturusan ni Kristo, upang kayo man ay matuwa, sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kaya nang tayo pa ay naligtas, masaya po tayo. Pero paglipas ng panahon, yung unang pag-iibig ay nagiging malamig dahil sa mga kasalanan na biglang nakapasok sa ating buhay. Ano ba ito? Akala ko, ligtas na ako. Bakit ako nakasala? Ganun pala. Meron pa rin akong laman. Kailang kong i-control yung ating laman. Ipahayak nyo ang inyong kasamaan sa Panginoon. Tama. And then, tapos, kayong pang kadalasan, unang ano po, conflict sa kanilang Kristiyan ng pamumuhay. Pangalan naman, dahil sa pananampalataya, kung naranasan nila ng mga pag-uusik, mga problema, dahil sa pananampalataya nila, nalulungkot sila, tapos naging nahihina sila. Sabi ng Biblia, kunti kayo'y magalak, yamang kayo'y nakibahagi sa mga pagturusan ni Kristo. Maupo naging ka na, bakit iba na, no? Yung ugali mo. Dahil sa pananampalataya, kahit tayo sa konting bagay, parang yung pang naging dahilan na sila pa ay mag-uusik sa atin, upang kayo man ay matuwa, ay sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Ibig sabihin, malaki daw yung gantimpala po sa mga Kristiyano na inuusik ng mga iba. Yung gantimpala nila ay parehas daw po sa mga gantimpala ng mga propeta. Kaya, verse 14, kung kayo ay inalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos ay nanirahan sa inyo. Kaya po, ito po ang natural para sa ating Kristiyan ng pamumuhay. Ano po yung mga pagsubok na dumating, and then tapos yung mga pag-uusik dahil sa pananampalataya. Hindi tapos, kaya kung
matatapos natin yung mga pagsubok ng mabuti, ano pang nangyari? Tayo pa ay nagiging parang dalisay na ginto daw. Doon po sa mga Kaikaan chapter 17. May Kaikaan chapter 17 verse 3. Mga Kaikaan chapter 17 verse 3, ang dalisayan ay para sa pilak at ang hurno ay sa ginto. Ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Ang dalisayan ay para sa pilak at ang hurno ay sa ginto. Ngunit sinusubok ng Panginoon, ano daw po? Ang mga puso ng mga tunay na ligtas. Paano po? Sa pangitan ng ano po? Apoy. Ano po ito? Ay, yung mga pagsubok gaya ng pinarampo natin. Kaya mahalagang po ito para sa ating paglagong espiritual. Yung mga pagsubok na dinadampo natin, ito po ay isang pamamaraan para tayo po ay naging dalisay na ginto. Tapos ano pang unang itsura ng ginto? Parang karaniwang bato lang ito, pero sa loob ng batong ito, meron pong mga ginto. Kaya kailangan natin inalis yung mga dumi. Para dito, ano po ang kailangan? Yung apoy. Kaya, gaya ng pinarabo natin, kahit ligtas nun po tayo, meron pa rin tayong laman. Paano natin ito i-control o alisin sa pangitan ng apoy? Ano po ito? Pagsubok, na dumating sa ating buhay. Lalong-lalo na para sa dahil sa ating pananampalataya. Kaya si Joseph ay nagiging mahalagang kasangkapan ng Diyos dahil naganap na ang kanyang pagsunod, pagtsatsaga sa ginna ng matinding pagsubok. Ano po? Doon po bilang alipin, ang bilang bihak, bilang alipin, ginugugol niya yung maraming mga oras sa ginna ng pagsubok. Sa bandang huli, siya pa ay nagiging pinuno ng Ehipto, and siya pa ang nagiging parang takapaligtas para sa mga Israelita. Kaya mga awik 105, mga awik 105, hanggang sa kanyang salita ay maganap, siya ay sinusubok ng salita ng Panginoon. Hanggang sa ang kanyang salita ay maganap. Ibig sabihin, hanggang sa siya pa ay sumuno sa salita ng Diyos ng lubos, siya ay sinusubok ng salita ng Panginoon. Kaya ito pa ay medyo matagal na proseso. Hindi po ito para sa mga isang buwan lang, dalawang buwan lang. Matagal na proseso na ito para sa ating talisay na pananampalataya. Then tapos ito pa ay nagiging gantimpala sa ating doon po sa langit para sa atin. Yung unang Pedro, unang Pedro, chapter 1, verse 6, sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok, verse 7, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy, na mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, ang karangalan,
sa pagpapakita ni Hesus Kristo. Ay hindi ninyo siya nakita, gayon man ay inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon man inyong sinasampalatayanan, ang kayo nagagalak na may galak, na hindi may paliwanag, ang puspos ng kaluwalhatian. Kaya, gaya ng sinabing verse na ito, ano po, sa sandaling panahon, ngayon, kailangan ninyong magtanas ng iba't ibang pagsubok sa sandaling panahon hanggang sa kanyang ikalawang pagdating. Kumpara sa yung ating walang hanggang buhay doon sa kanyang kaharian, yung ating panahon para sa ating pagsubok ay ito pa'y talagang saglit lang naman. Kaya sa sandaling panahon, kailangan ninyong magtanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya. Nang tayo pa'y naligtas, meron po tayong mga pananampalataya na tunay, pero meron pa rin po tayong mga laman. Kaya sa pangitan ng mga prosesong ito, yung ating pananampalataya nagiging kagaya ng dalisay na ginto, no? Mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagama ito ay sinusubok sa pamagitan ng apoy. Kaya mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, ang karangalan sa pagpapakita ni Jesus. Sa ikalawang pagdating ni Jesus, ngayon, tayo sa mga pagsubong na ito, mahirap. Pero sa ikalawang pagdating ni Jesus, kung natapos natin yung lahat ng mga ating pagsubong na ito ng mabuti na may pananampalataya, magkaroon tayo ng malaking gantimpala sa harapan niya. Kaya ito po ang pangako ng Diyos. Kaya po, ito po ang kailangan daw para sa ating panahon, para sa panahon ng Laodicea Church. Ito po ang mensahe, lalong-lalo na para sa atin. Kaya tandaan po natin yung lahat ng sinabi ng verse na ito ng mabuti. Tapos upang isabuhay, kailangan natin itong ano po, mula sa ngayon, lumalapit tayo sa salita ng Diyos, fellowship, sa pamamagitan ng prayer, magkaroon tayo ng sakanang fellowship kasama ng Panginoon. Tapos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang salita, gawin natin yung lahat ng mga sinabi ng Bible na ito pa ay naging mapuputing damit para sa atin. Tapos habang mabubuhay tayo bilang Kristiyano, dadampo na tayo ng mga pagsubok na darating, kailangan natin maunawan kung ano po ang katangian ng mga pagsubok. Ano pang pakinabang? Ano pang layunin ng mga pagsubok na dumating sa pamamagitan ng Biblia? Ito pala para tayo pa ay nagiging dalisay na ginto, tapos para sa ating maluwahating gantimpala sa kanyang ikalawang pagdating. Kaya yung lahat ng sinabi ng Bible ngayon ay mahalaga para sa atin, lalong-lalo na ito pa ay mensahe para sa atin po, dahil ito pa ay mensahe para sa mga iglesia sa katapusan ng panahon. Kaya tandaan po natin ito lahat. Okay. Ipag-pray po natin ang lahat ng mga iglesia dito sa Pilipinas at tapos kaysa iba't ibang bansa sa Korea, dahil sa pandemic, mga kapatiran ay nahirapan. Ipag-pray po natin para sa bawat isa. Okay, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Sa pangitan ng mensaheng ito, lalong-lalo na sa Laodicea Church, naunahan po natin na kung ano po ang kalagayan ng ating espiritu bilang ligtas sa huling panahon. Kaya po, ito pang malaking ano po, warning o pagkabay sa atin. Kaya po, pakituluan niyo po kami
upang sundin ang lahat ng sinabi ng Bible sa pamamagitan ng ating konting nalalabing buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristong aming Panginoon. Amen.